Ito, may iba naman tayo. Pag dumating na yung panahon na tuluyan ng magretiro si Manny Pacquiao, sino sa tingin mo ang magiging number one sa Pilipinas? Wala akong bias, sir. Ako, sir. Ako. And of course, KG Kataraha. Powercast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Ito masinsinang katanungan, masinsihang kwentuhan. Gaano ba kaimportante para kay KJ Kataraha ang manatiling undefeated? At anong mas importante? Maging maingat sa laban at mapanatili ang pagiging undefeated o maagang isugal ang record alang-alang sa magandang experience? Para sa akin, sir, parang yung ang pagiging undefeated, isa yan sa baraha mo para yung magiging kalaban mo, parang walang siyang kumpiyansa. Then isa din yan sa magiging baraha mo pag kasi kadalasan sa mga nagiging world champion, sir, may maraming talo. Kung wala mang hindi man maraming talo, may isang talo talaga before na reach na yung world champion. Kaya para sa akin, maging world champion na undefeated, credit to me, sir. Big honor to me, sir, na kung isa kang boksingero, parang honor sa'yo. Especially kung marami ka nang napanakout. Yung baraha mo kasi doon sa professional boxing mo is parang susi mo yan, sir. Talaga maging world champion ka. And undefeated ka, pag kilala, kita mo na yung mga fans, kung nakita, uy, ito, undefeated, ang ganda ng kartada, ang ganda ng baraha niya. Kaya, ayun, parang lalaka at tataas yung mo, sir, ba? Diba, tataas yung demand mo sa mga tao, sa mga boxing fans, sa mga sumusuporta sa iyo. Okay, so mas pipiliin mo yung maging undefeated ng nag-iingat kaysa lumaban sa mga kilalang boksingero. Mas gusto mo yun, maging undefeated? Okay. Pero may din yan, sir, parang may rest din yan, sir. Kasi kung wala, kunwari ito, undefeated ka, mahirap kang laban, mahirap kang hanapan ng kalaban. Okay, may follow-up questions ako sa'yo. Sino sa kasalukuyang kampiyon ng 115 pounds ang nakikita mong kaya mong talunin gamit ang sarili mong estilo sa mga kampiyon ngayon ng division? Talo kay Andrew Moloney. Yung chance, sir. Para sa akin lang, sir. Okay, medyo hindi clear yung sinabi mo, KJ. Poproceed na lang ako sa tanong ko kasi alam ko limited lang yung time natin at saka medyo nahihirapan ka sa connection. Bilang boksingero, ano sa tingin mo ang dapat mong i-improve sa ngayon para masabi mong handa ka na sa isang mabigat na laban o world title? Para sa akin, sir, stamina and toughness, sir. Yung mga kailangan, matibay ka talaga, sir. Toughness and stamina. Yun yung pinaka-importante, sir, na binibuild up mo ngayon para masama sa world rankings, world champions, sir. Kasi kadalasan sa mga world champions, sir, hindi sila masyadong magaling sa skills, matibay sila, grabe yung stamina, kaya yun yung tinitraining ko ngayon. Okay, speaking of stamina, meron tayong boksingerong hindi mapagod-pagod dito sa 115 pounds. Kung sakaling mabigyan ka ng pagkakataong labanan si Estrada, at dun maglaban sa Mexico, kukunin mo ba yung fight offer na yon? Absolutely, sir. Kukunin namin, sir. Kasi, baga isang beses lang dumating sa'yo yung chance. Kaya, kukunin ko yan, sir. Ito, maiba naman tayo. Pag dumating na yung panahon na tuluyan ng magretiro si Manny Pacquiao, sino sa tingin mo ang magiging number one sa Pilipinas kapag nawala siya? Wala akong bias, sir. Ako, sir. joke. Kaya kung marami naman tayong prospects, marami din tayong mga uprising stars. And kung hindi ako, marami. Pero para sa akin, sir, gusto ko talaga makilala. And kahit hindi ko man marating yung narating ni Boss Manny, makabigay lang ako ng pangalan sa Pilipinas, sir. Okay na sa akin yun, sir. Okay. Nakakatuwa na sinagot mo ikaw dahil abangan talaga kita sa mga world title fight. Ito pa, kung sakaling papipiliin ka sa pinakahuli mong laban, ano yung pipiliin mo sa dalawa? $1 million na offer
o yung bakbakan sa isang world title fight? Ano yung pipiliin mo sa dalawa? Ano yung mas matimbang sa'yo doon? Para sa akin, sir, bakbakan, sir. History yan eh. Hindi yan malilimutan ng tao, sir. Yung pera, mauubos mo yan. Pero yung history na nakapaglaban ka ng ganun kabigat na laban, history yan eh. Binabalik-balikan yan sa YouTube. Inuulit-ulit yan sa mga bata na nakasunod sa'yo. Yung mga nakasaksi ng laban mo. Ito, si Katara, nakita ko laban ito. Ang ganda. Kaya yun yung ano ko, sir. Yun yung gusto ko, sir. Uy, natutuwa ako sa sinagot mo dahil nakikita ko sa iyo yung puso ng isang pagiging boksingero na kahit na walang makain, lalaban. Kasi alam ko, diyan galing si Manny Pacquiao eh, 'di ba? At ito pa yung tanong ko sa iyo. Kung sakali lang nabibigyan ka ng pagkakataong mangopya ng estilo. Kunyari lalaban ka ng world title fight, bibigyan ka ng pagkakataong mangopya ng estilo. Sino yung kokopyahin mong estilo? Juan Manuel Marquez, Floyd Mayweather Jr., o Manny Pacquiao? Kaninong estilo ang gagamitin mo? Iko-combine ko na lang yan lahat, sir. Ang ganda ng estilo nila. Para sa akin, pero pinaka-the-best sa akin na kopya talaga, sir, yung talagang pahihirapan ka, yung fit din sa laban, sir, yung hindi masyado mahirap gayahin, Juan Manuel Marquez, sir. Kasi counter-puncher din ako, sir, kaya hindi yun mahirap gayahin. Manny Pacquiao, yung galaw ng paa, mahirap. Combination ng suntok, mahirap. Mayweather, skills, boxing skills, mahirap din. Kaya doon ako kay Marquez. Kaya hindi ako magtataka na kung paano mo pinadugo yung ilong ni Naoya Inoue. Nahiritan mo yun ng counter punch eh. Tama ba? Opo, na isang solid. Solid punch po. Samba ata yun. Okay. Since limitado lang yung oras natin, ito yung tanong ko sa iyo. Pwede mo bang ibigay ang iyong top 5 sa listahan ng mahuhusay na 115 pounds sa listahan mo? 115 pounds na mahuhusay. Number 1, of course, Doninietes, 115 pounds. Number 2, Chocolatito. Ancajas, Estrada, and of course, KJ Katara. Okay, maraming salamat sa lahat ng matapang mong kasagutan sa akin, no? Hindi ka lang matapang sa boxing, matapang ka rin sa lahat ng sagot na ibinato sa iyo. Maraming salamat, kaibigan. Thank you, sir. Thank you, brothers. Meron lang akong comment sa iyo, pareng Filipino brothers. Pare, kasi kinuha niya talaga yung matinding bakbakan, ang baba daw ng offer mo, $1 million lang. Eh. Mababa. Gawin mo mga 100M. Mapapaisip na to. Kung talagang wala ka tayong pera, kapusa tayo sa pera, bahala na lang yung laban, sir. Pero nakita ko sa kanya, kaibigan pa, nakita ko sa boksingerong to na yung pera nandyan lang yan, pero yung laban, nakita ko sa kanya kung gaano importante yung bawat laban eh. Kaya sa akin, susuportahan ko tong boksingerong to sa lahat ng channel ko. Okay, salamat pare, and thank you very much ulit. Sana maimbitahan ka namin ulit kung sakaling confirm na yung laban mo. Thank you very much, and you're always welcome here sa lahat ng mga vloggers. Ang BCCP, kami nagpapasalamat din dahil napakaganda ng mga content na binitawan mo ngayon. Sir po, thank you po. Maraming salamat, and Filipino brothers, sana ma-invite ako ulit dito para magkwentuhan, and pakiabot na lang po yung message ko kay Lisa Soberano. Galing. Bagong channel ko, doon ko i-upload yung sa YouTube channel ko, yung mga laban ko, and my journey to Japan. Sana masuportahan niyo po, and like and subscribe my channel sa sa boxing. Anong pangalan ng channel mo? Sabihin mo yung kompletong pangalan para mapuntahan. KJC Boxing po. Nag-start pa lang po ako. I-update ko po kayo lahat. KJC Boxing po. I-send mo sa akin. Isi-send ko kay Filipino Brothers. Isi-share namin. Yun po yung lahat ng updates ng training ko, ng mga kulitan ko, yung plan to go to Japan, yung mga journey ko to Japan, doon po yung update natin. Okay. Follow namin yan, at saka dito sa amin talaga, sa akin, lalo supportado ko, lalo na yung mga boksingero na may original content. Kaya isend mo sa akin, share namin ni Filipino Brothers yan. Salamat paring KJ, at thank you. Thank you po, sir. Sige, pare. Thank you. Meron ka pa bang last message? Okay na?
sa lahat po ng sumusuporta ng Pau Salud. Sana and sa Filipino Brothers, supportan niyo po ang mga boxing analyst at lagi niyo po ang dalawin niyo at subscribe. Don't forget to subscribe and click the button notification. Doon. Thank you very much. Salamat sa iyong oras. Salamat, pare. Thank you. Bye-bye. Thank you po. Okay, salamat. Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell.